Magandang hapon po sa inyong lahat. Before we start, tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Let's pray. Dakilang amang Diyos sa langit, makapangyarihan sa lahat. Panginoon, muli po nagpapasalamat po kami sa patuloy niyo pong paggabay sa amin dito po sa aming ginagawang Believer's Guide Seminar. Sa mga sandaling ito, Panginoon, nasa 11th session na po kami. At nagpapasalamat po kami for teaching us, for guiding us, na gamit po ito pong banal na salita ng Diyos na siyang maghahanda po sa amin bilang ganap na tao at upang makasangkapang lubos po kami para po sa mga gawang mabuti, especially sa pangangaral ng Ebanghelyo. Patuloy niyo po kaming ginagabayan at pinre-prepare para po sa inyong dakilang gawain at nawa Panginoon, lumago po ang mahihina naming pananampalataya dito sa Manila City Church at nawa magamit ang bawat isa Panginoon para po sa pangangaral ng Ebanghelyo. Sa mga sandaling ito, muli po Panginoon, humihingi po kami ng gabay ng Banal na Espiritu. Ipaunawan niyo po sa amin ang mga topics na kailangan po naming maunawaan bilang mga anak ng Diyos at nawa Panginoon, ma-check po namin lagi ang aming sarili sa tuwing kami po ay humaharap sa inyong banal na salita. Ilagay niyo rin po sa aking bibig, Panginoon, maipangaral ko lamang ang naaayon sa inyong banal na kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. So muli po, good afternoon po sa inyong lahat. So para po masimula ng number 11 session or 11th session ng ating Believer's Guide Seminar, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Bagong Tipan, Hebrews chapter 12. Sa mga Hebreo, kapitulo 12, verse 5 hanggang verse 11. Hebrews chapter 12, from verse 5 to verse 11. Mula po verse 5 hanggang verse 11 ng Hebrews chapter 12, babasahin ko po. Mga brothers and sisters, ito po ang salita ng Diyos. Simula verse 5. At nakalimutan na ninyo ang pangaral na sinasabi niya sa inyo bilang mga anak. Anak ko, huwag mong ipagwalang bahala ang disiplina ng Panginoon. Huwag kang manlupaypay kung ikaw ay sinasaway niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusahan ang bawat itinuturing na anak. Magtiis kayo alang-alang sa disiplina. Kayo ay pinapakitunguhan ng Diyos bilang mga anak sapagkat anungang anak ang hindi dinidisiplina ng ama. Ngunit kung kayo ay hindi dinidisiplina na siyang naranasan ng lahat, kung gayon kayo mga anak sa labas at hindi mga tunay na anak. Verse 9, bukod dito, tayo nagkaroon ng mga ama sa laman upang tayo disiplinahin at sila'y ating iginagalang. Hindi ba dapat na tayo'y lalong pasakop sa Ama ng mga Espiritu upang tayo'y mabuhay? Sapagkat tayo kanilang dinidisiplina ng maikling panahon ayon sa kanilang minamabuti, ngunit dinidisiplina niya tayo alang-alang sa ikabubuti natin upang tayo'y makabahagi sa kanyang kabanalan. Verse 11, subalit ang lahat ng dinidisiplina sa kasalukuyan ay tila hindi kanais-nais kundi masakit. Subalit sa hinaharap ay magdudulot ng mapayapang bunga ng katwiran sa mga nasanay sa pamamagitan nito. So, welcome po sa number 11 or 11th session ng ating Believer's Guide Seminar. And today, based on our text here in Hebrews chapter 12, alam nyo na po ang ating magiging topic. Ang ating topic po for today is about discipline. Uyumpong disiplina. One of the most unpopular words sa church ay ito pong salitang disiplina. Many of us, kapag narinig po ang salitang ito, discipline, mayroon kaagad negative connotation sa ating isip at karamihan sa atin indifferent kapag naririnig ang salitang disiplina sa church. If I may, babahagi ko lang po yung aking experience to almost 2 years or around 1 year mahigit, magto 2 years na po, naalala ko pa may isang brother po na nagtanong po sa akin about discipline. I had Bible seminar sa isang probinsya at nag-offer ang brother na ito na ihatid ako dito po sa Manila. So, while driving,
tinanong niya po ako. Kasi at that particular time, nasa disiplina po ang isang brother na malapit po sa kanya. Ang tanong niya sa akin, bakit kailangang disiplinahin ang brother na ito? So paano siya makakakain ng spiritual food kung wala siya sa church? Paano na ang kanyang Christian living? Nung tinanong ako noon, I did not say anything. Nagsilbi lang po akong tenga, nakinig lang po akong mabuti. Mas pinili ko pong wag na lang magbigay ng kung ano-ano mang bagay o magsalita. Kasi while listening, ang isa pong naisip ko, sobrang tagal na niya sa church. And then, hindi pa niya alam ang konsepto ng discipline. At hindi ko rin po pwedeng ituro yung 1.5 hour na sermon tungkol sa discipline sa kanya. Kaya nanahimik na lamang po ako. Ngayon, gusto ko pong balikan ng bagay na ito. Nagkaroon ako ng idea na kapag discipline ang pinag-iisipan o pinag-uusapan, ulitin ko po karamihan sa atin, mali ang pagka-unawa. Kaya mahalaga po na maintindihan natin dito po sa ating Believer's Guide Seminar ang isang bagay na napakahalaga at ito po yung pong discipline. With right knowledge and scriptural advice or biblical way, ang discipline actually ay hindi po masama. Ang discipline, ito po ay ginagawa ng Diyos para rin po sa ikabubuti ng karamihan. Pero dahil ito po ay hindi masyadong nauunawaan ng karamihan sa atin, kaya nga, indifferent po sila. Medyo aloof po sila at minsan ayaw nilang tanggapin yung disiplinang ito. Kaya nga, in our session, pag-aaralan po nating mabuti. Lininawin ko po, hindi ko po kayang i-explain ang whole scope ng discipline. Pero, mabibigyan ko po kayo ng magandang idea kasi alam nyo po, kung alam nyo po ang biblical na disiplina, right acceptance of yung tamang pagtanggap nito at tamang pagbibigay nito sa church actually ay makakabuti sa mga miyembro. Kaya, isa-isahin po natin ang bagay na ito. Number one, ano ang dapat nating matutunan tungkol po sa disiplina? Una po sa lahat, ang disiplina ay scriptural or biblical. Ibinigay po ito ng Diyos dito po sa Biblia. Kaya nga, kapag nakagawa tayo ng mali, all we have to do is to accept it. Kung may disiplina ng Diyos, with wide arms open, with our heart na ready, kailangan lang nating tanggapin ng disiplinang ito. Lagyan ng tanda ang Hebrews chapter 12. Punta tayo sa Lumang Tipan, Proverbs chapter 29. Mga Kawikaan, Proverbs chapter 29, verse 15. Ulitin ko po, ang disiplina ay biblical. Kawikaan o Mga Kawikaan chapter 29, verse 15, babasahin ko po. Ang pamalo at saway ay nagbibigay ng karunungan, ngunit ang batang pinababayaan sa kanyang ina ay nagbibigay kahihiyan. Verse 17, supilin mo ang iyong anak at bibigyan kanya ng kapahingahan, ang iyong puso ay bibigyan ng kasiyahan. Meron tayong mga parents sa laman. Ang mabuting magulang nagbibigay ng disiplina sa kanyang mga anak. Ito ba ay dahil galit siya? No. Dahil nakagawa ng mali ang anak, naturally, kailangang magbigay ng mabuting magulang ng disiplina or else hindi matututo ang kanyang anak. Tignan din po natin, Atras Kawikaan chapter 13, verse 24. Mga Kawikaan chapter 13, verse 24. Basahin po natin sabay-sabay. Ang hindi gumagamit ng pamalo ay napupuot sa anak niya, ngunit ang umiibig sa kanya ay matyagang dumidisiplina. Kaya ang maayos na magulang, yes po, kailangan disiplinahin niya ang kanyang anak kapag ang anak ay mayroon pong nagawang mali. Kung ang ating mga pisikal na magulang ay nagbibigay ng disiplina, ganon din po. Ang ating ama
ang ama ng mga espiritu, gaya ng sinabi dito sa Hebrews chapter 12 verse 9, ang ating ama sa langit ay nagbibigay rin po ng disiplina. Kanino? Sa kanyang mga anak na nagkakamali o gumagawa ng masama. Kung ganun ang ginagawa ng physical na magulang, ganun din po ang ginagawa ng spiritual na magulang. Actually, yung salitang discipline, ang root word niya ay kapareho po ng root word ng salitang disciple. Ano po yung disciple? Ito po ay follower or learner. Kaya one way for us to follow, to become really disciples of our Lord Jesus Christ, ang ginagamit niya para maging tama ang ating pamamaraan ay yung pong paraan ng disiplina. In school, imagine our teacher. Ang teacher natin mayroon pong pamalo, may stick, di ba? In my time, ganun po yung mga teacher. But iyon po ay nagsisilbing sign na kapag may mali ka, pwede kang paluin. Bakit? The teacher wants you to learn. Pag may mali ka, maingay ka, minsan papaluin ka. Hindi dahil sa galit sila, but you have to learn. Ganun din po ang Diyos. Ang isang guide ng Diyos sa atin, pamalo. Bakit? Dahil bilang mga anak ng Diyos, kahit na saved tayo, vulnerable po tayo sa paggawa ng masama. At kung hahayaan lang ng Diyos na mayroon tayong kasamaan na ginawa at walang pamalo o disiplina, mali na po iyon. God is a righteous God. Kaya nga, mayroon po laging disiplina na nanggagaling sa Diyos. Tingnan niyo po ang mundo natin ngayon. Look at the children. Sa last days, alam po natin ito na po yun. Tingnan niyo po, matitigas na ang mga ulo at kulang na po ng takot. Bakit? Dahil karamihan sa mga magulang ngayon, hindi na po ina-apply ang pag-didisiplina. Kapag ito rin po ay nangyari sa mga Kristiyano, kung walang disiplina sa mga Kristiyano, mawawalan po sila ng tamang takot sa Diyos. Anong ibig kong sabihin? Tingnan po natin Proverbs chapter 1 verse 7. Kawikaan chapter 1 verse 7. Basahin din po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Ang takot sa Panginoon ang pasimula ng kaalaman. Ang karunungan at turo ay hinahamak ng hangal. Okay? Ang takot sa Panginoon ang pasimula ng kaalaman. Ano po itong takot na ito? Hindi po ito yung natatakot ka na mapunta ka sa impyerno. Wrong. Tayo pong mga ligtas na, wala na tayong takot sa impyerno dahil nabayaran na ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Heso Kristo. In our Christian life, we have to fear God. Ano po yung ibig sabihin ng takot na ito? Ito po yung reverence, paggalang sa Diyos. Hindi pwede nating i-cross yung boundary. We are children and He is our Father. Hindi po pwedeng parang barkada lang natin siya. Kaya sa mga Kristiyano, kailangang manatili ang takot na ito. Uulitin ko po, ang takot na ito ay umpong mataas na respeto, reverence o paggalang, respect sa Diyos. Kaya nga, para manatili po yung reverence natin, yung paggalang natin sa Diyos, kapag may mali ka, papaluin ka niya. Or else, kapag hindi niya gagawin ito, ituturing lang natin siya na parang kabarkada lang natin. Kaya namamalo, nagdidisiplina ang Diyos. Physically, dahil wala na pong pamalo ngayon, ang mga bata, matitigas ang ulo, kaya wala na po silang takot o wala na pong paggalang sa kanila sa mga nakakatanda. Totoo po ito. Kaya nga, sa mga espiritual na anak ng Diyos tayo po, kapag may disiplina, dahil nalaman mo, ganun pala, para mapanatili ko ang aking reverence, yung paggalang ko sa Diyos, kaya niya ako dapat paluin. At kapag alam mo ito, you can naturally accept willingly and happily, nagkasala kasi ako, nagkamali, kaya kailangan ng palo. Without knowing this, minsan, nagmamalaki pa tayo na may mali na nga tayo. Kung hindi natin alam na kailangang paluin, titigas talaga ang ating ulo. Ecclesiastes, tignan din po natin. Ecclesiastes chapter 12. Ecclesiastes chapter 12, verse 13. Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Babasahin ko rin po. Ito
Ganito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, matakot ka sa Diyos at sundun mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ito ang ating katungkulan. Ito ang buong katungkulan ng tao na tayo po ay matakot sa Diyos. Uulitin ko po, ito po yung bigyan natin ng karampatang paggalang, mataas na respeto ang Diyos na nagmahal at nagbigay ng panibagong buhay ng kaligtasan sa atin. Kaya niya po tayo pinapalo. Uulitin ko po, discipline is scriptural or biblical. Kaya dapat tayong magpasakop. Kung nagkamali tayo, kailangan nating akuin ang ating pagkakamali and then mayroon po yung kasunod na pamamalo. Ganito po yun. Okay? Baka magdaka yung iba sa inyo, bakit ako parang hindi ako pinapalo? Kapag newly born again Christian ka, yung discipline, yes, hindi mo na yan naisasagawa. Bakit? Wala pong tatay na papaluin niya ang one-month-old baby or even one-year-old baby na dumumi sa kanyang diaper. May magulang bang ganon? Hindi niya po papaluin kasi alam niya natural magkakamali kasi hindi pa niya alam yung bata. Okay? Pero pag tumagal na, ganon pa rin, doon papasok ang pamalo. Kasi sa mga newly born again brothers and sisters natin, minsan nakakagawa kayo ng pagkakamali. But God is just waiting. Okay? Pero in due time, kapag tumagal ka po, kailangang may palo. Papaluin ka po niya. Okay? Ulitin ko po, this is our duty. Buong katungkulan ng mga tao, matakot tayo sa Diyos. Kaya nga, may pamalo. Para hindi po mawala yung respeto natin sa Kanya, laging may pamalo. Meron pong disiplina. Yan po yung una. Pangalawa, mahalaga ang disiplina. Bakit? Sapagkat ito ang nagpapakitang anak ka ng Diyos and at the same time, mahal ka niya. Balikan natin ang Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12 verse 6 to 7. Babasahin ko po muli. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusahan ng bawat itinuturing na anak. Magtiis kayo alang-alang sa disiplina, kayo ay pinapakitunguhan ng Diyos bilang mga anak, sapagkat anungang anak ang hindi dinidisiplina ng ama. Okay, tandaan po natin, kapag may disiplina, maganda po ito. This is a sure sign na anak ka po ng Diyos at mahal ka niya. Yan po ang sinasabi ng Hebrews chapter 12 na binasa ko lamang po. Okay? Kaya kapag alam mo po ito, madali na lang tanggapin. Kapag nagkamali ka, nagkasala, at may pamalo, yes, kailangan tanggapin natin ito ng kusang loob at may kasiyahan. Bakit? Ito ang way ng Diyos ng pagpapatunay na anak ka niya at mahal ka niya. Kung hahayaan ka ng ama, kahit anong gawin mo dyan at mapunta ka sa maling landas, yun ang sign na wala siyang pakialam sa'yo. Ang Diyos natin, pagkatapos niya tayong niligtas, hindi niya tayo inaabandona. Bagkus nandyan siya lagi, nakatingin sa atin, pinagmamasdan niya tayo, at kung may mali, kailangan ng pamalo para ibalik tayo sa tamang landas. Kasi minsan pumupunta tayo sa kanan, minsan kung pumupunta sa kaliwa. Nalilihis ng landas, ika nga. Kaya nga mayroon po siyang laging pamalo. Ulitin ko po, because He loves you. Because anak ka niya. Kaya kanya pinapalo. Kaya nga brothers and sisters, dapat mawala po sa ating mentality yung negative connotation na kapag sinabi, under discipline siya ng church, under discipline siya, iba na hindi ho. Kailangan maging open-minded po tayo sa sinasabing discipline sapagkat biblical po ito. Tignan natin sa Job, chapter 5, verse 17. Aklat ni Job, lumang tipan po yan, Job or Job, chapter 5, verse 17. Basahin po natin, sabay-sabay, verse 17, 3, 2, 1. Narito, mapalad ang tao na sinasaway ng Diyos, kaya't huwag mong hamakin ng pagtutuwid ng makapangyarihan sa lahat. Mapalad ka pa nga kapag sinasaway. Kapag itinutuwid ka, sabi dito, ng makapangyarihan sa lahat. Kaya uulitin ko po, when we are disciplined by the Lord, we have to accept it. Una, tignan mo, nagkamali ka at sige lang po. Bakit? Mapalad ka raw. Yan ang sign na anak ka niya, hindi ka niya pababayaan na malugmok sa putik sa kasalanan. Kaya para hindi ka manatili doon, may pamalo. Mayroon pong disip.
disiplina. Napakahalaga po ng topic na ito. Kaya ulitin ko, pag may disiplina, yes, anak ka kasi ng Diyos at mahal kanya. Ang daming talata. Tingnan din natin Revelation. Revelation chapter 3 verse 19. Apocalypsis chapter 3 verse 19. Verse 19, ang lahat na aking iniibig ay aking sinasaway at dinidisiplina. Ikaw ngay magsikap at magsisi. Napakagandang verse dito sa Revelation. Kaya kung nandyan po ang pamalo ng Diyos, simple lang po ang dapat nasa isip natin. God loves me. Tinuturing niya akong anak, kaya ko pinagdaraanan ng hirap na ito dahil sa aking pagkakamali, kaya niya ako dinidisiplina. Kaya kung tama po yung perspective natin at kung ang bagay nito ay nasa isip natin na tayo ay mahal niya, na tayo ay anak niya, naturally, malugod nating i-welcome ang disiplina. However, marami sa atin hindi alam ito. Kaya kapag may disiplina, minsan nagre-rebelde pa tayo. Especially, pag binigay ng church ang discipline sa atin, kung mali ang iyong intindi, gaya nung sinabi kong brother kanina, ang nangyari po, parang sinisisi pa niya ang church. Mamaya, ipapaliwanag ko pong mas maigi ito. Dapat, i-accept lang natin kasi nagkamali tayo. Kapag hindi natin tatanggapin ang discipline ng Diyos at magre-rebelde tayo, paglaki po yan ng ulo. Kung magkamali ka, sabi nga dito sa Revelation 3:19, magsikap ka at magsisi. Papaluin ka niya. At kapag nakita na ng ating Amang Diyos na ikaw po ay nagsisisi, bibendahan ka rin niya uli, gagamutin ka niya uli. Parang ganun din po. When I was a child or yung maliit na bata sa probinsya, matigas din po ang ulo ko. Okay? Minsan dahil bata pa, mabilis tumakbo, tatakbuhan ko po yung nanay ko. Anong gagawin ng nanay ko? Kukunin niya yung nakakatandang kuya ko and then pahuhuli ako. Pag nahuli ako, nandiyan na po yung palo. Pinapalo po ako. Pero, na-appreciate ko po yun. Bakit? May mali ako eh. Kaya magsikap ka at magsisi. At alam niyo po, kapag naparami po yung palo, nakita niyang umiyak ako at nagsisi, ibibili niya ako ng royal. Pag ganun po naisip ko, yes, ganun din po ang pamamaraan ng Diyos. Kapag nakita niya na nagsisi ka, bibendahan din po niya yung mga latay at sugat na tinamo po natin. Ito po ay dahil sa katigasan natin ng ulo. Kaya ulitin ko, our God disciplines us because He loves us. Ayaw niya tayong malugmok sa kasalanan because our God is a righteous God. Tandaan niyo po ito. Having this in our mind, kaya nga kapag may disiplina ang Diyos, masaya pa nga tayo. Kasi alam natin, anak talaga ako ng Diyos at mahal niya ako. Tandaan niyo po ito. Okay, next. Ang disiplina, maraming form po yan. It can come physically and of course, spiritually. Okay? Physically, ang magandang halimbawa po ang Corinthian Church. Tignan po natin, unang Korinto. Ganito po magdisiplina ang Diyos. Bagong tipan, 1 Corinthians chapter 11. Unang Korinto, chapter 11. Verse 30. Ang Corinthian Church, dahil marami sa kanila, baby Christian, ang tagal nag-mature, marami silang nagawang kasalanan. Kaya pinarusahan po sila, dinisiplina ng Diyos. 1 Corinthians 11 verse 30, ito po ang resulta. Verse 30, basahin po natin sabay-sabay. Dahil dito, marami sa inyo ang mahihina at mga may sakit, at ang ilan ay namatay na. Yan. Kapag yung kasalanan po matindi, pag hindi po matindi or simple lang, slight lang, ano lang, pagsasabihan ka lang ng Diyos through the words of God. Minsan sinasaway ka niya sa sermon. Pero alam niyo po, kapag medyo matindi na, hindi na po, kahit mag-sorry ka, magsisi ka, hindi po yun uubra. Kailangan may palo po talaga. At ang isang way ng pamamalo ng Diyos, gaya sa Corinthian Church, karamihan sa kanila nagkasakit, ang iba, pinatay na lang ng Diyos. Okay? Sino po yun?
Yun po yung isang brother na nagkaroon ng kasalanan ng pakikiapid sa kanyang stepmom. Alam niyo po ginawa ng Diyos sa kanya, imbis na magpakasama ka, sabi ng Diyos, niligtas na kita pero nagpapakarumi ka pa, mas mabuti na lang kunin na lang kita. Kaya siya po ay pinatay. 1 Corinthians chapter 5 verse 5. Nandito po yung kwento. 1 Corinthians chapter 5 verse 5. Babasahin ko rin. Ay ibigay ang ganyang tao kay Satanas sa ikawawasak ng laman upang ang kanyang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Jesus. Ito po yung physical death. Okay? Kaya kapag may mga mali po tayo, one way ng pamamarusa o pagdidisiplina ng Diyos sa atin ay through sickness. Nagkakasakit tayo at minsan, kapag malala talaga, kaysa magpakarumi ka, kinukuha ka na lang ng Diyos. However, marami sa atin hindi ito alam. Hindi nila alam. In my case, kapag nagkakasakit din po ako, always nag-check po ako kung may nagawa ba akong mali. Kung may nagkasakit sa aking family, chine-check ko rin baka nagiging tamad na ako sa pangangaral ko, baka may mga mali akong nagagawa. Lahat po tayo dapat ganun. I-check nyo po. Ulitin ko, ang isang bagay na ginagamit ng Diyos para tayo disiplinahin, nagkakasakit po tayo. Yan po yung physical. Hindi lang po pagkakasakit. Minsan, daming problema. Kaya dapat, alam nyo, chine-check nyo. Kasi kung nagpapatuloy kayo, sige lang, kayo rin po ang mahihirapan. Kaya always remember, kapag may mali, isipin nyo kaagad baka, disiplina ito ng Diyos. Ano kaya ang mali ko? Kailangan malaman nyo para magkaroon kayo ng repentance. O kung hindi, magpapatuloy lang po ang bagay na iyan. Kayo rin po ang mahihirapan. Next, nagkakaroon po rin ng disiplina sa ating soul. Ano po yun? Sa ating soul, mayroon tayong knowledge, emotion, and will, di ba? Ang isang disiplina ng Diyos, kahit napakatagal mo na sa church, parang walang pumapasok sa isip mo. Parang hindi ka natututo. Kahit mga simple Bible verses about creation, about God, about sin, hindi mo alam. Ang tagal-tagal mo na sa church, pero parang bokya pa rin. Parang wala kang naiintindihan. One way po yan ng pagdidisiplina ng Diyos. Okay? Sa family, parang wala. Kahit anong gusto mong ayusin ang family nyo, puro problema. Maaring ikaw po ay mayroon pong kasalanan na hindi po hinihingi ng pasensya sa Diyos. Maaring nagpapatuloy ka sa kasalanan ito, kaya patuloy ka po niyang pinapalo. Then, ang isa pang bagay, spiritually, ano po ito? Napuputol po yung magandang fellowship natin sa Diyos. Okay? Kaya minsan, kahit anong galing mong tago sa kasalanan, hinahayaan na lang ng Diyos na hindi ka makapag-church kasi marurumihan mo ang church. Kaya, akala ng iba, wala na sa church. Yung iba, kung wala sa church, we call them. Once, twice, thrice, kapag hindi po yan bumalik, there is something wrong. For me, lagi kong iniisip, may palo ito. I'm sure there is something wrong in him na hinihiwalay siya ng Diyos sa church kasi marurumihan niya ang church. Look at Lut. Marurumihan ni Lut si Abraham, kaya hinayaan ng Diyos na siya po ay mapahiwalay kay Abraham. Okay? One angle po yun na dapat din po nating tignan. Kaya nga, mahalaga po, ang Diyos po natin ay banal. Bawal po sa kanya ang kasalanan. Nakakagawa tayo ng kasalanan kaya may disiplina. Pero ang disiplinang ito, uulit-ulitin ko, ito po ay tanda ng kanyang pagmamahal sa atin. Sapagkat anungang anak ang hindi dinidisiplina ng ama. Ngayon kung wala pong disiplina, matagal ka na sa church, i-check mo baka hindi ka pa po tunay na anak ng Diyos. Okay? Baka anak ka pa ng kapit bahay. Kaya tandaan niyo po, ang disiplina ay biblikal. Kaya tanggapin po natin itong malugod kapag nagkamali po tayo. Okay? Yan po ang disiplina ng Diyos. Pero ang pagdidisiplina ng Diyos ay iniatang niya rin po sa church. Kaya may tinatawag tayong church discipline. Ano po ito? Ang church discipline, ultimately, ito po yung pagdi-deny sa isang brother na makasama siya sa fellowship. Okay? Kaya usually sinasabihan siya, kapag may nagawang mali,
6 months or 1 year, hindi ka muna pwedeng mag-church. Yan po yung pag-i-impose ng church ng discipline. Especially kapag ang nanggawang kasalanan ay mabigat at hayag na po sa lahat. Kaya kailangan, ihiwalay ka muna. Hindi ka muna makasama, you are denied of the fellowship. Kasi kung hindi ito gagawin ng church, tandaan niyo po ito. Kahit nasa church ka nag-aattend at may kasalanan ka, walang tunay na fellowship, hindi tunay na fellowship yun. Kasi at the very beginning, putol ang fellowship mo sa Diyos. Kapag putol ang fellowship mo sa Diyos, naturally wala kang fellowship sa mga brothers and sisters. Kaya kapag alam mo po ito, kapag may dinidiscipline ng isang brother o sister, kahit na mahal mo siya at alam mo ito, magiging open-minded ka. Kasi kahit na magpatuloy yan, parang masaya sa church, may kasalanan palang ginagawa, wala rin pong tunay na kasiyahan sa atin. Bawal ang kasalanan. Okay? Sino ang dinidisiplina? Okay? Number one, ito po ang mga taong na-engage sa isang malalim na kasalanan na hayag pa sa karamihan. Especially, sexual immorality. Okay? Kapag nakagawa po nito or nagkakaroon ng relasyon sa ibang hindi mananampalataya. Worst case, nagkaroon na po ng immoralidad sexually. Kaya kailangan po siyang disiplinahin. Unang Korinto, chapter 5, tingnan po natin. 1 Corinthians chapter 5, verse 11 to 13. Babasahin ko po. Kung ngayon ay sinusulatan ko kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid kung siya'y mapakiapid o sakim, o sumasamba sa Diyos-Diyosan, o nagmumura, maglalasing, o magnanakaw. Niwag man lamang kayong kumain kasalo ng ganyang uri ng tao. Sapagkat anong kinalaman ko sa paghatol sa nasa labas, hindi ba yung mga nasa loob ang inyong hinahatulan? Subalit ang Diyos ang humahatol sa mga nasa labas. Alisin ninyo ang masamang tao sa gitna ninyo. Ito po ang sabi ni Pablo sa Corinthian Church. Ang isang bagay dito yung kanina, yung brother. Dito po, sa verse 1, isang brother na kukumit ng pakikiapid sa kanyang stepmother. Okay? Pag may ganun, ito pinatay na po siya ng Diyos. Pero sabi ni Pablo, kapag may mga ganyan, mapakiapid, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, bagaman siya'y tinatawag ng kapatid, nagmumura, maglalasing, magnanakaw, alisin ang ganyang tao, sabi niya, sa gitna ninyo. Kaya tinidinay po siya ng church ng fellowship. Yan po yung mga isang dahilan kung bakit hindi pinag-church ang isang brother o sister ng 6 to 1 year. Depende po sa kasalanan na gawa niya. Ang isa po dito, ulitin ko po, sexual immorality. Okay? Next, ang iba pa po na dinidisiplina ay yung pong gumagawa ng pagkakabahabahagi sa church. Yung pong siya po ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng division. Tingnan natin sa Romans chapter 16. Roma chapter 16. Verse 17. Babasahin ko rin po. Ngayon isinasamo ko sa inyo, mga kapatid, na tandaan ninyo ang mga lumilikha ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran na laban sa mga aral na inyong natutunan. Lumayo kayo sa kanila. May mga ganito po natural, mga brothers and sisters na dahil tumagal sa church at nagkaroon po ng knowledge about sa Biblia, lumaki ang ulo. Anong ginagawa nila? Gusto nilang magtayo ng union. Okay? Lumaki yung ulo. Minsan, dahil tao lang po, nakapag-research sa Google, kala mo, alam na niya, mali pala yung na-research niya, eto, tinuturuan niya ngayon yung iba. Ang bilin po dito sa Biblia, kapag may mga ganyang tao, nagtuturo ng mali, lumilikha ng pagkakabahabahagi. Kasi meron po tayong tamang turo sa Biblia. At kung nagtuturo po siya ng iba sa tinuturo, magkakaroon ngayon ng division, malilito yung mga miyembro ngayon. Minsan, nangyayari yan sa church. Kaya, kapag nalaman po yan, kakausapin ng brother o sister na ito. Pero pag nagmatigas siya, naturally the church will let her or him go. Nakakaranas din po yan ng denial of fellowship. Ibig sabihin, hindi yan makakapag-church ng 6, depende po, 6 months or 1 year. Worst case scenario, minsan, aabot pa yan ng higit pa. Okay? Kaya ulitin ko po, dinidisiplina yung mga involved
in overt sin, yung alam ng lahat na may sexual immorality. Okay? Ulitin ko po ha. Ito po ay iba kung hindi pa ka pa po born again dati. Okay? Iba pa yun. Pero kung na-born again ka na at nakagawa ka nito, hindi po yan pwede. Okay? Kung hindi mo po i-deny sa fellowship, anong iisipin ng iba? Ay, pwede palang gumawa ng ganun. Kaya tayo nagdi-discipline. Okay? Para hindi po pamarisan ng iba. Kayo mga nakakagawa ng hayagang sexual immorality, relationship with unbelievers, yan, nakakatanggap ng discipline. Next, sila po na nagkukos ng division sa church na nakakakuha ng kung ano-anong maling aral sa iba at ang masakit pa, itinuturo sa mga membro. Number three, mga tao po, mga kapatiran na sumasalungat, especially sa mga namumuno sa church. Ayaw nilang irespeto ang desisyon ng church, nagmamalaki po sila. Ayaw nilang sumunod, kumbaga. Kaya sila rin po ay nakakatanggap ng discipline. Second Thessalonians, tignan po natin. Ikalawang Thessalonica, chapter 3, verse 6 and 7. Ikalawang Thessalonica, chapter 3, verse 6 and 7. Aming ipinag-uutos ngayon sa inyo, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na kayo lumayo sa bawat kapatid na namumuhay sa katamaran at hindi ayon sa tradisyon na tinanggap nila sa amin. Sapagkat kayo rin ang nakakaalam kung paano ninyo kami dapat tularan, hindi kami tamad noong kami kasama ninyo. So, nagtuturo ng hindi ayon sa tradisyon na tinanggap nila sa amin, sabi, ang ibig sabihin po yung turo sa church. Okay, baka bigla nagtuturo yan, alam nyo, kapag may mali kang nagawa, mawawala ang kaligtasan mo. Kapag yan ang mga tinuturo, especially kapag ganyan, kailangan po alisin. Of course, hindi po yan basta-bastang dinideny sa fellowship. Kinakausap. Okay? Mansinsinan muna. May proseso po yan. Pero kung nagmatigas, may problema tayo. Ito po kasi ang nangyayari sa kanila. Kawikaan chapter 18 verse 1. Kawikaan chapter 18 verse 1. Babasahin ko po. Ang namumuhay ng nag-iisa ay nagpapasasa at hinahamak ang lahat ng may mabuting pasya. Ayaw nilang sumunod sa appointed ng Diyos. Especially sa church, yung mga sa pastors and leaders, may sinabi ayaw nilang sumunod. Bakit? Namumuhay silang nag-iisa at nagpapasasa. Hinahamak nila ang may mabubuting pasya. Ayaw nilang dinggin para yun sa karamihan pero ayaw nilang tanggapin. Kaya nga, maging ang mga taong ganito ay kailangan mo pumunang ihiwalay sa church. They are denied or they will be denied ng ilang buwan or even year. Hindi sila pwedeng pumunta sa church. Okay? Bakit kailangan gawin ito? Alam niyo po ba kung bakit? To make the church pure. Kailangang malinis ang church. Okay? Nakasulat po ba yan? Yes. 1 Corinthians chapter 5, balikan natin. 1 Corinthians chapter 5 verse 7 to 8. Okay? May disiplina dahil gusto nating panatilihin yung pong kalinisan, yung pagka-pure ng church. 1 Corinto chapter 5 verse 7 and 8. Babasahin ko rin po. Alisin ninyo ang lumang pampaalsa upang kayo maging bagong masa. Kung paanong kayo ngay walang pampaalsa sapagkat si Kristo, ang kordero ng ating Paskwa ay naialay na. Kaya nga ipagdiwang natin ang pista hindi nang may lumang pampaalsa, usang pampaalsa man ng masamang hangad at kasamaan, kundi sa tinapay na walang pampaalsa ng katapatan at katotohanan. Yung leaven, o yung pong pampaalsa ay simbolo ng kasalanan. Okay? Hindi pwedeng makapasok yung kasalanan sa church. Kaya para maiwasan po ito, ang mga nagdadala nito ay kailangan munang i-deny ng fellowship. Ang tawag natin dyan, church discipline. Okay? Ngayon, ano po ang goal ng church discipline? Nasabi ko na kung bakit. Ito po ay para mapanatili yung purity ng church. Next, ano po yung goal nito? Bakit? Ano ba ang layunin talaga? Bakit kailangang mag-disiplina? Ito po ang pinaka-goal. Okay? Kapag may nagawa kang mali, mahal ka ng Diyos. Mahal ka po ng church. Okay? Bakit ginagawa? Ang goal nito ay para ikaw na nagkasala ay magkaroon ng pagsisisi.
Ang isang tao kung hindi niya nalaman ang pagkakamali niya at hindi po siya dinisiplina, hindi yan magsisisi. Kaya may disiplina, number one, ang goal nito, para matulungan ka pong magsisi sa nagawa mong pagkakamali. Santiago, nakasulat po ito sa James. Tingnan natin. Santiago chapter 5, verse 19 and verse 20. James chapter 5, buksan po ninyo ang inyong mga Biblia. Huwag lang pong manood, huwag lang pong makinig. Buksan nyo rin po ang inyong mga Biblia. James chapter 5, verse 19 and verse 20. Mga kapatid ko, kung ang sino man sa inyo ay naliligaw mula sa katotohanan at siya'y pinapanumbalik ng sino man, dapat niyang malaman na ang nagpapanumbalik sa isang makasalanan mula sa pagkaligaw sa kanyang landas ay magliligtas ng kaluluwa mula sa kamatayan at magtatakip ng napakaraming kasalanan. Gusto ka lang makapanumbalik. Okay? Pastor, dininay ako sa fellowship. Yes. Dininay ka para ma-realize mo na may mali ka. At habang nasa 6 months na wala kang church, kailangan mangyari sa iyo ang tunay na pagsisisi. And you know what? Kung nagkaroon po ng pag-acknowledge ng kasalanan mo at nagsisi ka, makakabalik ka, refresh ka, uli. Kaya nga, yung nagbibigay po ng disiplina, kakausapin kita as a pastor, pero walang hate red yun para mabasilitate ang restoration. Okay? I don't have any right para pagalitan ka, no. Kakausapin lang kita, may mali ka. Inaamin mo ba? Opo, pastor. Okay? Dahil dyan, hindi yan pwedeng mangyari sa church. Mabigat tong nagawa mo. Para rin ito sa iyo, ididinay kita ng 5 or 6 months sa church. Sana sa prosesong ito, magkaroon ka ng tunay na pagsisisi. At kapag natapos yan, may pagsisisi at makabalik ka with wide arms open, yayakapin ka ng church. Kaya ang goal nito ay hindi para ipahiya ka, kundi para tulungan ka na magkaroon ng tunay na pagsisisi. Okay, next. Ang pangalawa, may disiplina kasi nawawala na talaga siya sa landas. Kaya para ma-restore siya, para mahawakan natin siya. Kasi kung walang disiplina maaari, iisipin niya tama yung kanyang ginagawa. Kaya while nasa discipline yan, actually, nagigain back natin. Makikita niya, itong church na ito talaga hindi pwede ang kasalanan. Marirealize niya, totoo, may Diyos dito. Okay? Kaya nga, to gain back or restore an erring brother, that's why we give discipline. Galatia, tingnan po natin. Galatia chapter 6 verse 1. Galatians chapter 6 verse 1. Galatia 6, versikulo 1. Babasahin ko po. Mga kapatid, kung ang isang tao ay natagpuan sa anumang pagsuway, kayong mga espiritual ay dapat panumbalikin siya sa espiritu ng kaamuan, tignan ang inyong sarili, baka ikaw ay matukso rin. Kaya kung may isang tao natagpuan may pagsuway, may kasalanan, tayo po sa church ay dapat panumbalikin siya sa espiritu ng kaamuan. Kaya yung pagbibigay nito ay mayroon pong gentleness. Okay? Kaya, brothers and sisters, kapag may nagkamali, okay, nagiging hayag ito sa church, di ba? At kapag siya po ay dinisiplina, sana mawala sa mentality natin na para siyang kaaway, na kinukondem natin, maling-mali po ito. Pinakamahalagang magagawa natin, pray for him. At ang prayer natin, sana, while out siya, eh, mapagtanto niya sa kanyang sarili na talagang may pagkakamali siya. At kapag ganun, ulitin ko, kapag may repentance, nakikita yan ng Diyos, makakabalik ka. Kaya, tandaan nyo po, we have to deal with firmness and gentleness. Okay? Next, minsan, kailangan po talagang mangyari ito na 6 months to 1 year kang wala para talagang mahiya ka sa ginawa mo, sa wrongdoings na ginawa mo, at para mabago ka. Okay? Kalawang Tesalonica, tingnan din po natin. 2 Thessalonians chapter 3 verse 14 to 15. 2 Thessalonians chapter 3 verse 14 to 15. Inyong tandaan ang mga hindi sumusunod sa aming mga sinasabi sa sulat na ito at huwag ninyo siyang
pakisamahan nang siya'y mapahiya. Then may huwag ninyong ituring siyang kaaway, kundi inyo siyang pagsabihan bilang kapatid. Yes, kapag nagkamali, never po nating ituring siyang parang nakakapandiri. Hindi ganun. Ituring pa rin siyang kapatid at hindi po bilang kaaway. Napakahalaga po nito. Okay? Kailangan medyo mahiya siya. Okay? Magkaroon ng hiya sa kanyang ginawa. I'm sure, kapag ganun, makakaahon rin po siya sa putik na kanyang pinaliguan. Okay? Hinihelp lang natin siya. Sinasabi natin, oh, marumi ang mata mo, marumi ang mukha mo. Hindi para i-down siya, para alam niyang tignan sa salamin, marumi nga, kailangan kong maligo. Dahil marumi ka, hindi ka muna papapasukin sa bahay. Ganun po. Kapag mayroon ka pong anak, naligo sa putik, papasok siya, oh, wait muna, hindi ka pwedeng pumasok. Maligo ka muna. Yung 6 months to 1 year, yun po yung proseso para ma-realize niya, mamahiya siya sa harap ng Diyos, sa church, at kapag napag-isipan niya ito, kapag bumalik siya, pwede uli, restore uli. Kaya nga, ang tone ng pagbibigay ng disiplina, we have to treat him as a brother and not as an enemy. Kaya dapat maalis po yung negative mentality natin, sa, especially kapag may narinig tayo, si brother A o si brother B under discipline yan. Sana huwag niyo pong isipin ng negative. Tao lang tayong lahat, nagkamali siya, kaya nga we have to pray for him or for her. Okay? Next, paano po yung approach? Kailangan ko po itong ituro sa inyo para makita niyo po yung punto rin namin bilang mga pastor. Bakit? Because you do not know, sometimes ito po nangyayari sa church. Minsan, parang may mas kasalanan pa yung pastor. Which should not be. Kaya dapat nyong malaman. Ito po ang ginagawa kapag may discipline. Okay? Mayroon pong approaches. Number one, dinidiscuss muna yan. Between dun sa tao. At yung itaong involved, dinidiscuss. Hindi po yung basa-basang didisciplinay. No, mayroon pong discussion. Mateo chapter 18, tingnan natin. Mateo chapter 18, verse 15 to 17. Mateo, kapitulo 18, verse 15, versikulo 15 hanggang 17. Matthew chapter 18, verse 15 to 17. Kung magkasala laban sa iyo ang iyong kapatid, pumaroon ka at sabihin mo sa kanya, nang ang kanyang pagkakamali, kayo, kapag kayong dalawa lamang. Kung pakinggan ka niya, ay napanumbalik mo ang iyong kapatid. Ngunit kung hindi siya makinig, ay magsama ka pa ng isa o dalawa, upang sa bibig ng dalawa o tatlong saksi ay mapagtibay ang bawat salita. Kung ayaw niyang pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia. At kung ayaw niyang pakinggan maging ang iglesia, ay ituring mo siya bilang isang hintil o maniningil ng buwis. Mabigat po ito. Kaya ganito, brothers and sisters, dapat malaman nyo po ito. First step, minsan hindi yan kaagad nalalaman ng pastor. Dito papasok ang mga cell group leaders. At kahit hindi po leader, kapag nakita mong may mali, puntahan mo na po. Paalalahanan mo, mali yan ha. Inulit niya, magsama ka pa ng isa. Dalawa kayo ngayon na magsabi sa kanya, sister, brother, mali yan. Kapag hindi, sabihin na sa church. Kakausapin siya ngayon. Kapag hindi po siya nakinig, doon na po. Kailangan siyang i-deny sa fellowship. Kaya nga, napakahalaga. Hindi po yung nakita mo, i-broadcast mo kaagad, mali po yun. Litin ko po, kung may nakita kayong isang brother o sister na may mali, puntahan mo muna. Okay? Habang naghihintay, napuntahan mo, nasabihan mo, ipag-pray mo siya ngayon. Hindi siya nakinig, magsama ka ng isang mas mature na brother, sabihan nyo siya. Ayaw niyang makinig, ipag-pray nyo. Nakita nyo, paulit-ulit pa rin, sabihin na sa church. And the pastor will talk. Pag hindi po niya ginawa, kailangang i-deny siya. Sabi dito, mas matindi pa. Ituring nyo siyang parang hintil at maniningil ng buwis kapag hindi siya nakinig. Pero sa unang stage, kailangan muna nating takpan ang kasalanan, intindihin muna siya. Gaya po ng ginawa ni Shem and Japheth kay Noah. Genesis chapter 9, verse 23. Tingnan po natin. Genesis chapter 9, verse 23.
Genesis chapter 9 verse 23. Kumuha sina Shem at Japheth ng isang balabal, iniligay sa balikat nilang dalawa, lumakad ng patras at tinakpan ng kahubaran ng kanilang ama. At ang mukha nila ay patalikod at hindi nila nakita ang kahubaran ng kanilang ama. Dito po, ito pong si Noah, nalasing po siya, nagubad, nakita po ng kanyang mga anak. Si Shem at Japheth, tinakpan po nila ng balabal yung tatay nila. Hindi sila tumingin. Okay, ganito rin po yung proper way. Kapag may nagkasala, kailangan sa pag-ibig natin, kailangan muna natin siyang kausapin. Never po na mangyari eh, nakagawa ng kasalanan, hindi mo pa kinakausap, eto ngayon ang cellphone mo, alam mo sis, mayroon akong nadiskubre ha, tayo lang dalawa ha, this is wrong. Worst case scenario, tawag ka pa sa ibang church. Sana hindi po ito mangyari dito po sa church, okay? Sabihan mo muna. Pero sa stage na yun, takpan mo muna, wag mong ibabalita, kayo muna. Next stage, ayaw niyang hindi siya nakinig, ilang linggo, isang buwan mong tinignan at patuloy pa rin, magsama ka ng isa pa. Pag ayaw, doon na po papasok ang church. Pag ayaw pa rin niyang makinig, ituring daw siyang maniningil ng buwis. Kaya dinideny natin sa fellowship. Kaya number one, discussion muna. Masinsinan natin, dinidiscuss sa kanya ang pagkakamali niya. Number two, exhort and warn. Okay, kakausapin siya. Tuturuan, biblically, babasahan ng mga Biblia, mga verses, ipapakita sa kanya na maling-mali ang ginagawa niya, na hindi yan pwede sa church, and then magbibigay tayo ng warning. Titus chapter 1. Titus chapter 1 verse 9. Tito, kapitulo 1, versikulo 9 hanggang 11. Titus chapter 1, verse 9 to 11. Babasahin ko rin po. Dapat na kanyang pinangahawakang mabuti ang tapat na salita na ayon sa turo upang makapangaral siya ng wastong aral at pabulaanan ng mga sumasalungat dito. Sapagkat maraming mga swail na mapagsalita ng walang kabuluhan at mga mandaraya, lalong-lalo na ang mga nasa panig ng pagtutuli. Dapat patigilin ang kanilang mga bibig sapagkat ginugulo nila ang buong sambahayan sa pagtuturo nila ng mga bagay na hindi nararapat dahil sa masamang pakinabang. Ang nangyayari po kasi minsan, may mga sumisimpatya sa nagkasalang brother o sister. Okay? Kaya nga, kailangang ituro. Kailangan, sabi po dito, patigilin ang kanilang mga bibig. Okay? Kailangan. Kaya tuturuan yan, i-exhort, and then may warning. Bibigyan ng babala. Next, mahalaga, minsan kung talagang matigas, we rebuke openly. Okay? Pero ito po ay ginagawa ng pastor. Siguro alam niyo yung talata sa Kawikaan. Okay? Tingnan natin. Proverbs 25, verse 7. Mag-ingat po tayo sa verse na ito. Proverbs 27 verse 5, sorry. Kawikaan 27 verse 5. Kawikaan 27 verse 5. Babasahin ko po. Mga Kawikaan 27 verse 5. Mas mabuti ang hayag na pagsaway kaysa nakatagong pagmamahal. Okay, maraming mga kapatiran, kinu-quote po ito. Better to have an open rebuke than a hidden love. Kaya may nagkasala, oh, mali mo. Talagang binroadcast, mali. Ito pong verse na ito, the pastor should do this and not a regular member. Okay? Nakasign po yan sa pastor. Kung talagang ayaw makinig, minsan nagkakaroon po ng open rebuke sa kanya. Okay? This is not applicable sa inyo pong mga regular member. Hindi kayo pwedeng mag-rebuke ng mga brothers and sisters. You can warn. Pwede nyo silang kausapin secretly, pero never po kayong mag-open rebuke. Okay? Preaching can be an open rebuke. Pero hindi ka naman po babanggitin sa sermon. Pero alam mo, ikaw yon. Okay? Kaya tandaan nyo po, sabi ng Biblia, it's better to have an open rebuke kaysa yung nakatagong pag-ibig. So, dinidiscuss po yan. Ulitin ko, this is not to condemn you. Ito ay hindi para ipahiya ka, kundi tayo po ay magkakapatid. Nagmamahalan tayo, di ba? Kung may mali sa pamilya, sinasabihan natin. Hindi dahil sa galit tayo, pero pinuprotektahan natin ang ating family.
Kung may mali ka, kailangan mong disiplinahin. Okay? Kaya pagkatapos na-discuss sa kanya, pinangaralan, binigyan ng babala, sinaway na, talagang sobrang tigas pa rin, we have to avoid. Ito na po ang susunod. Kailangan, ano po, layuan. Titus chapter 3 verse 10. Tignan po natin. Titus chapter 3 verse 10. Ang mga taong lumilikha ng pagkakabahabahagi pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway ay iwasan mo. Nabasa na kanina, pero mahalaga yun. Iwasan mo. Ang dahilan po ng pag-iwas ay para tulungan ang taong ito na ma-realize niya kung may mali, wala siyang tunay na fellowship sa Diyos at wala rin siyang tunay na fellowship sa ating mga brothers and sisters. Papaliwanag ko po, mahalaga ito. Dahil hindi alam ng iba, eto na. Mayroon pong dinisiplina. Balikan ko po yung brother kanina na sinasabi. Hindi niya alam. And that's why gusto niyang sumimpatya. Dahil mahal nga niya. Dahil kamag-anak pa niya. Ganun din po sa atin. May mga brothers and sisters tayo na mamahal natin sila. At kapag sila ay nabigyan po ng parusa o disiplina dahil sa mali nila, what we do, we sympathize. Ayaw natin silang i-avoid. Bagkos, kahit hindi siya pinag-church, anong gagawin? Secretly, pinupuntahan natin, nakikisimpatya tayo. Delikado po ito. Imbis na matulungan natin siyang magsisi, ano, ang ginagawa, pag pinuntahan mo, iisipin niya, mali yung pastor. Mali. Siya ang mali. Lalaki ngayon ng ulo. Anong nangyayari? Nagkakaroon ng division sa church. Kaya ang maipapayo ko po, kung may isa sa ating brother o sister na talagang close sa atin, pero nakagawa siya ng mali, at hindi siya pinag-church ng 6 months o 1 year, never po kayong pumunta makisimpatya. You pray for her, pray for him, that's the best way na magagawa niyo po. Ngayon, kung pumunta ka doon, dinalaw-dalaw mo, alam niyo po mangyayari niyan? Parang magkakampihan yan. At the end, doon po sa dulo, ano po ang magiging banat? Yung pastor pa ang mali. Kaya hindi po siya nagiging healthy. Alam niyo po, kung talagang mahal niyo siya, you have to obey yung pong sinabi ng church. Tanungin ko po kayo, kung mahal niyo siya, tanong ko, mas mahal din ba siya ng Diyos? Naturally, mas mahal siya ng Diyos kaysa yung pagmamahal niyo sa Kanya. Namatay ang Diyos para sa Kanya. Can never tell me, hindi, mahal ko ang brothers, pupuntahan ko siya. No, no. Let her realize na mali siya. Kasi pag pupuntahan niyo at sinimpatyahan niyo yan, iisipin niya siya ang tama. Naintindihan niyo po yung punto ko? Kapag may under discipline, under church discipline, ipag-pray niyo lang po. Okay? Isasabihin ko po, minsan, kahit pagtawag, huwag tawagan. Okay? We can give her or him USB para makapag-nood siya. Yun na lang po ang pinakamaganda. In my case, kapag ako po nagdisiplina, bibigyan ko siya. Hindi siya pwede ng 6 months or 1 year sa church, bibigyan ko po siya ng set ng mga DVD para mapanood niya. I did this before sa isang church na hinawakan ko. Nakagawa siya ng medyo matinding problema. Yung way na to, diniscuss ko, inexhort ko, nag-warn ako, nag-rebuke ako, and then, kailangan alisin muna. Pero nagkaroon siya ng pagsisisi. Totoo po, nakabalik siya, and then nag-flourish yung kanyang Christian life hanggang naligtas ang mga kamag-anak niya. Pero bago nun, nagkaroon po siya ng discipline. Bakit? Biblical way yon. Pero, hindi ko siya pinabayaan, binigyan ko po siya ng mapapakinggan ng mga sermon. Tandaan niyo po ito, mga brothers and sisters. Kung may nasa disiplina, never sympathize with him. Okay? Bakit ko po ito nituro? Para malaman po ninyo. Kasi karamihan, minsan ganyan ang ginagawa natin. Tandaan nyo, God loves him or her so much. Kaya siya dinidisiplina. At kapag papasok ka ngayon na parang ikaw si Wonder Woman, na parang hero, mamamagitan ka pa, ang mangyayari dun sa dinidisiplina, imbis na ma-realize niya ang kanyang pagkakamali, nakakagain siya ngayon ng simpatya. Dumating pa yung isa, nagkaroon na ng maraming simpatya. Anong mangyayari? She or he will never realize the sin na ginawa niya. Worst case scenario, lumaki ang ulo. Worst case scenario, at the end yung pastor pa ang mali. Okay? Maling mali po
ito. Kaya kung may disiplina na ituro ko po sa inyo, if someone is under discipline, the best we can do, just pray. Okay? Huwag kayong mag-add ng kahoy sa apoy. Kasi pag dinagdagan nyo ng kahoy yan, lalaki yung apoy. Kawikaan, tingnan natin para mas maintindihan nyo. Kawikaan, chapter 26, verse 20. Kawikaan, chapter 26, verse 20. Kawikaan, chapter 26, verse 20. Sapagkat sa kakulangan ng gatong, ang apoy ay namamatay. At kung saan walang salita ng sit-sit, ay tumitigil ang alitan. Okay? Kaya, hayaan lamang siya. Huwag tawagan. Uy, sis, hindi ganun. I'm sorry. I'm being like this. Pero nangyayari kasi ito. At gusto ko pong maituro ang tama. Sana i-accept po natin. Kaya kung may nasa under discipline, kahit na po anak mo yan, kahit na po pinsan mo yan, kahit na po mahal na mahal mo yan, hayaan mo lang. Bigyan mo lang na mapapanood, pero never na sumimpat siya. Bakit? Mahal siya ng Diyos sa gitsa pagmamahal mo sa Kanya. At yun ang tama ayon sa Biblia. Kaya, ulitin ko, pinakamagandang magawa sa Kanya, huwag nating dagdagan yung apoy ng wood, kundi ipag-pray natin. Pag-pray natin na while malayo sa church, eh nagkakaroon ng tunay na pagsisisi, ma-realize niya ang mali niya, and then magkaroon siya ng pagpapasya sa puso na babalik siyang uli pagkatapos po ng discipline, yung stage ng discipline, balik siya uli sa church at makapag-restart. Ulitin ko po, kung hindi ito mangyayari, magkakaroon po siya ng peking fellowship kapag hindi ito ginawa. Kahit nasa church yan, kayong brother na nagtanong po sa akin, okay, kung hahayaan na magpatuloy siya, yes, pwedeng gawin yun, pero hindi yung tunay na fellowship. Kasi at from the very beginning, putol na ang kanyang fellowship sa Diyos dahil sa kasalanan. At kahit mag-church yan, kahit makinig ng sermon yan, kahit nasa ministry yan, hindi yan lalago. Wala yang maiintindihan. Hindi yan masaya kasi may kasalanan. Kaya nga, kailangan muna siyang i-separate. Mahalaga po ang bagay na ito. Okay? Worst case scenario, kung talagang ibang-iba na, ayaw talaga, extreme excommunicate. Alam niyo po, kung ligtas yan, babalik naman po yan. Okay? Babalik. Okay? Isa pa, gusto ko pong ipunto ito, di ba? Yung dahan-dahan, sinasabihan. Pero ito po, minsan nararanasan ko. Minsan alam ko na, okay? Minsan alam ko na. Sa cell group, tatanungin ko, anong ginagawa? Imbis na sabihin, aminin, pagtatakpan pa. Kaya nga, ano nangyayari sa ministry natin? Ang hirap makabangon. Okay? In our case, malalaman at malalaman po. Kaya kung may mali, aaminin mo na. Tutulungan ka. Hindi ka po iku-condemn kung nagkamali kayo. Hindi kayo iku-condemn. Pero ito po yung mali sa atin. Dahil mahal natin minsan, di ba? Natanong ka, imbis na sabihin mo, itutuo po, mayroon siyang nagawa. Anong ginagawa natin? Pagtatakpan pa natin. Mali po ito. Yung sinabi po na nagtatakip ng maraming kasalanan, hindi po yung pagtatakip na mapapahamak siya. Ang pagtatakip ganun, nakagawa siya ng kasalanan, pero hindi natin siya biniblame. Alam natin may sinful nature siya. Pero kailangan nating i-deal yung kasalanan. Kailangan niyang talikuran, kailangan siyang magsisi. Kailangan siyang makabangon sa putik para makabalik siya sa church. Pag sinabing nagtatakip ng kasalanan, hindi tayo nagbibingi-bingihan, nagbubulag-bulagan at hahayaan natin siyang mali. Kaya never po natin, kahit mahal na mahal natin siya, huwag niyo po siyang pagtakpan. Kung may kasalanan, we have to deal. Okay? Para mapanatiling pure, para mapanatili yung ating evangelism sa church. Kasi kung marami pong kasalanan at hindi natin ito tinitake na mahalaga, we take it lightly, pinapabayaan natin, anong iisipin ng mga bagong maliligtas, ay okay lang pala yung ganito. We need to make the church clean and pure. Katandaan niyo po, napakahalaga ng disiplina. Ito rin po ay para sa kapakanan ng bawat isa sa atin. Discipline
ay hindi po ginawa ng Diyos para ka pahiyain, para ka mapasama. No. The true purpose of discipline ay para ma-recover, para mapanumbalik ka yung tunay na fellowship mo sa Diyos para sa kabutihan mo. Balikan natin yung Hebrews. Hebrews chapter 12, verse 10 to 11. Okay? Babasahin ko po muli. Sapagkat tayo'y kanilang dinidisiplina ng maikling panahon ayon sa kanilang minamabuti, ngunit dinidisiplina na tayo alang-alang sa ikabubuti natin upang tayo'y makabahagi sa kanyang kabanalan. Subalit, ang lahat ng dinidisiplina sa kasalukuyan ay tila hindi kanais-nais, kundi masakit. Subalit sa hinaharap ay magdudulot ng mapayapang bunga ng katwiran sa mga nasanay sa pamamagitan nito. Okay? Pag nadisiplina ka po, totoo po masakit ito. Okay? Sa kasalukuyan. Pero kapag naintindihan mo ang pagkakamali mo at nagkaroon ka ng true repentance sa harap ng Diyos, anong sabi dito? Maring hindi maganda sa kasalukuyan, hindi siya kanais-nais, kundi masakit. Subalit sa hinaharap ay magdudulot ng mapayapang bunga ng katwiran sa mga nasanay sa pamamagitan nito. It means discipline is also one way in which God trains His children. Isa rin po ito sa pagpapalaki at pagsasanay sa atin ng ating Ama. Physically, dumaan tayong lahat sa palo. Medyo hindi ka po normal kung hindi ka nakatikim ng palo nung bata ka. Okay? Ngayon parang normal na, hindi na namamalo ang mga nanay at tatay. Ito po ang dahilan kung bakit matitigas na ang ulo ng mga bata. Kailangan mamalo ang mga magulang. Pero spiritually, may discipline po ang Diyos. I-wrap up po natin ang ating napag-aralan. Sana po may natutunan kayo. Okay? One thing na dapat nating malaman sa discipline, discipline is scriptural. Biblical po siya. Kaya we must accept it kapag nagkasala tayo. Okay? Discipline, yan po ang nag-a-assure na anak ka ng Diyos, kaya kanya din yung disiplina. And at the same time, discipline is a sign of God's love. Kaya kung nasa discipline ka, ito po ang dalawang bagay na dapat nasa isip mo para madaling tanggapin. Ano po yun? Mahal ako ng Diyos, anak ako ng Diyos, kaya ako dumaranas ng palong ito. Next, ang discipline, dapat yung malaman, ang Diyos ang nagdidisiplina physically, emotionally, sa ating soul, mentally, and then spiritually. Minsan dinideny ka talaga niya sa church. Kasi minsan may mga tao talaga napakagaling magtago. Okay? Kaya ang Diyos ang kikilos. Huwag niyo pong isipin na hindi ito alam ng Diyos. Alam niya. Kaya siya mismo ang gagawa ng paraan para mawala ka. Tandaan niyo po ito. Banal ang Diyos natin. Next. Binigyan ng Diyos ang authority, ang church, para isagawa ang tinatawag na church discipline. Ano po ito? Ulitin ko. Ito po yung pagdi-deny sa'yo ng ilang buwan o isang taon na hindi ka pwedeng mag-church because may nagawa kang kasalanan na mabigat-bigat. Isang kasalanan na hayag sa mga miyembro. Ito po ay para makita nila na hindi sila dapat pumaris o hindi ka na pamarisan ng iba. Okay? Sino pa nagkakaroon ng discipline? Yung mga taong nagkukos ng division at ayaw makinig sa authority na binigay ng Diyos sa church. Bakit nagbibigay ng disiplina? Para mapanatili ang church na pure, na clean. Okay? Ano po yung goal ng discipline? Of course, para tulungan ng brother na magkaroon talaga ng tunay na pagsisisi. Para mapanumbalik natin siyang muli. And then, para magkaroon siya ng hiya. Okay, sa kanyang sarili na may nagawa siya sa harap ng Diyos na mali, magkaroon ng hiya para makatulong yun sa kanyang pagbabago. Okay? Next, yung approaches, dinidiscuss muna ito. Okay? Ulitin ko, kapag may nakita kayong mali sa isang brother, sister, sabihin niya muna sa kanya, puntahan niyo secretly. Pag ayaw makinig, magdala ng isa. Kung wala, ayaw, papasok po ang church. Okay? Next, ini-exhort, binabasahan ng Biblia, tinuturuan. Then, nire-rebuke yan. And then, ayaw talaga, kailangang i-avoid. Okay? But,
Kapag ganun ang nangyayari, huwag po tayong sisimpatya. Mas mahal siya ng Diyos, alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Okay? Huwag po nating, huwag na tayong pumunta sa harap ng Diyos at yung parang takpan yung ginagawa ng Diyos na akala natin mas makakabuti yung ginagawa natin sa brother na ito. Kaya never sympathize. Pray for him or her para magkaroon siya ng tunay na pagsisisi. Okay? And then, dapat nating malaman, sa side ng Diyos, yung disiplina para rin po sa ikabubuti natin. Kaya, with right knowledge, madali na lang tanggapin kung tayo po ay nagkamali at kung tayo po ay nasa disiplina. Pinakahuli, ang disiplina talaga, sinong nagbibigay ang Diyos? Okay? Diyos at the end ang magbibigay ng disiplina. Kaya tandaan nyo po ito, mabigat. Ang Diyos po, alam niya lahat at mayroon at mayroong disiplina ang bawat mga maling nagagawa natin. Okay? May mali tayong ginagawa na pinapalampas ng Diyos kapag nagsisi tayo dahil okay lang. Sige, dahil bata pa, di pa papaluin. Pero may mga ginagawa tayong hindi sapat na humingi tayo ng sorry. Talagang papaluin niya tayo. At kapag pinapalo ka, tanggapin mo lang po. Huwag kang maghimagsik. Huwag kang magsabi, lalayas na ako. Hindi ganun. Hindi na ako mag-church. Hindi po ganun. Okay? Isipin mo muna, sa period na yon, magkaroon ka ng tunay na pagsisisi sa iyong puso. And then kapag nakabalik ka, mas maganda. Tandaan niyo po ito. Pero paano kung matagal ka nang gumagawa ng mali at parang walang discipline, may problema tayo, okay? Minsan, hindi ka din disiplina kasi baka hindi pa kumbinsado sa iyong testimony, baka hindi ka pa, paano mo didisiplinahin ang hindi ligtas? Let's just accept him, her in the church para pag Bible seminar makapa, baka maligtas na to. Okay? Pero kung matagal na pa ulit-ulit, wala pa rin disiplina, talagang i-check nyo na po yung sarili nyo. Baka may mali sa atin. Mahalaga po ulitin ko, ang disiplina, sign po na anak tayo ng Diyos at mahal niya tayo. Kaya huwag niyo pong hamakin ang disiplina ng Diyos. Kaya nakita niyo po yung side, i-explain ko po yung side sa miyembro at side ng mga nagbibigay ng disiplina. Kapag alam po natin ito, madali na nating tanggapin at i-handle ang mga kasalanang magagawa sa church. Kasi tao lang po tayo. Kaya natural, dahil nagkakamali at nakakagawa pa ng kasalanan, hindi pwedeng palampasin ang mga kasalanan. Kaya mayroon pong disiplina. At the end of the day, this is for you, para po sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Bakit? Para tayo magkaroon ng mataas na respeto sa ating Amang Diyos. Reverence sa ating Diyos. Siya po ay Diyos. Hindi pwede natin siyang i-treat na parang kung sino-sino lang. Kaya, parang presidente, di ba? Mataas ang tingin natin. Kapag nandyan siya, hindi tayo ganun sa dati nating galaw. Higit pa sa Diyos. Kaya para mapanatili ang takot o paggalang sa Kanya, tanggapin lang natin ang mga disiplina na ibibigay niya sa tuwing tayo po ay nagkakamali. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Tapos na po tayo. Tapos na ang number 11 session ng ating Believer's Guide Seminar. Sana may natutunan po kayo about discipline. If you are under discipline, huwag niyo pong sisihin ng church. Kapag nasa discipline na ka, please, sa period na yun, pag-isipan mo po ang Christian life mo, ang mali mo, repent. At kapag natapos po yung stage ng pagdidisiplina o yung time na yun, you can freely return and have fellowship again. Kasi kapag ganun, restored na talaga ang fellowship mo sa Diyos at sa tao. Marami pong salamat. Let's all pray. Nalangin na po tayo. Dakilang Amang Diyos sa langit, makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat, Panginoon, sa turo mo po dito po sa Biblia. Marin sa pamamagitan ng sermon na ito, nasaway kami, napaalalahanan po kami, sapagkat ang salita ng Diyos ay mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, at pagsasanay sa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa mga gawang mabuti. Kaya sana, Panginoon, magkaroon kami ng pusong marunong na magpaturo, mapagpakumbabang puso. At sana, tanggapin po namin ito ng lubos, bukal sa aming puso, at nawawalang anumang paghihimagsik laban sa salita ng Diyos. Turuan mo po ang lahat ng mga kapatiran sa Manila City Church, Panginoon, na magkaroon ng pusong ito. At nawa, mapanatili po namin
tulungan niyo po kami ng Iglesia ng Manila City Church ay maging pure para po magamit sa pangangaral ng magandang balita sa mas marami pang kaluluwa. Ingatan niyo po ang lahat ng mga kapatiran sa mga kasalanan ng sanlibutang ito at nawa Panginoon sa lalong madaling panahon ay makapagsama-sama po muli kami at makapangaral ng Ebanghelyo ng malaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Maraming pong salamat sa inyo.